What is the take of the viewer? Actually, when they see the actors in that lifestyle, what do I take from it? Kailangan natin ma-educate yung mga tao kasi the stigma is killing them. Yeah. Yung lahat ng ini-interview ko, ang unang pumapasok sa kanila, magpakamatay. That's the first thing, magpakamatay. So kailangan talagang ma-educate sa lahat ng bagay like yung sa safe sex, kagaya nga nun, it's hunger. So lalo na kung yung mga bata, napagdaanan natin yung pagiging bata. Ako, I was exploring a lot of things nung bata ako. So kung ngayon ako, teenager ako, kailangan ipaalam mo sa akin paano ako maging safe. Hindi mo dapat itago sa kanya yung condom. And it's yung accessibility ng condom, no? So, hindi nila alam, nasa convenience store. Kailan ko lang nalaman. When I was doing it, ang dami ko nalaman. Nalaman ko, it's libre. Libre yung gamot. Nalaman ko, libre ang test. After the test, bibigyan ka pa ng condom, bibigyan ka pa ng, sa love yourself, bibigyan ka pa ng 6 condoms, lubricants. Nagugulat ako, it's there. Ang problema, hindi na di-disseminate ng gobyerno na kailangan magpa-test ka lagi, kailangan, if you're a teenager, if you're sexually active, hindi naman pwedeng ang stand kasi, actually the church, no, is to abstain. Yeah. If you're a teenager and you're exploring, how can you do that? Yeah, because, well, culturally, maganda si Asek and kami, no, in the Philippines, essentially, because we're a very religious country, there's this umbrella of fear that once you commit premarital sex, is you are sinning. So it becomes, sex becomes a moral issue instead of just a plain health issue na, oh, safe sex ba to? Bago ka mag-sex, iniisip mo, kasalanan ba to? Hindi ko to asawa? Oh, may self-judgment. Is that a big problem, Asek? Well, kaya nga, Ms. Karen, tayo natutuwa na naipasa yung HIV Policy Act in 2018. Ito yung batas na kung saan naglalayon yung ating gobyerno na mas mapalakas pa at mapaigting yung ating kampanya in order to prevent and control the spread of HIV and AIDS. Yeah. Nais ko lang banggitin yung mga salient features ng batas na ito. This is very important. Number one, mas pinalawak yung maaring mag-HIV test. Dati kasi, dapat legal age. Pag minor ka, you have to have e-parental consent. Mm. With the new law, pwede na po yung 15 years old, even without parental consent. Kasi nga, ang development is mas maraming kabataan ang talagang naapektuhan dyan. At nais ko rin idagdag na maganda itong batas na ito because ang ating gobyerno is heavily investing dito po sa medical services na pinoprovide ng Department of Health to ensure that it is free and accessible. Not only that, but also on the aftercare program ng Department of Social Welfare and Development. Ito yung counseling, ito yung social protection. So talagang pupunduhan po yan ng gobyerno. At pang-apat po, napakahalaga sa batas na ito, yung pagbibigay ng importance o ngipin for the human rights protection ng mga persons living with HIV. Binubuli mo o dinidiscriminate mo sa trabaho, sa school, agad mong tinanggal dahil nang nalaman mo lang na may HIV, pwede pong i-report sa Department of Labor and Employment. The law kasi prevents discrimination from for people not only living with HIV, pwede ring actual or perceived. So if a person thinks or accuses you na, or ikaw ay may HIV, you can already report that as discrimination.